Kumusta mga kapadyak? Gusto nyo bang pumunta sa Eastridge sa Binangonan at maglaro sa Thunderbird Trail o makita ang Angono Petroglyphs pero natatakot kayo dahil matarik ang aahunin sa Colonel Guido Road bago makarating sa taas ng Eastridge? Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng isang alternative na ruta papunta sa Eastridge na hindi nadadaan sa matarik na ahon sa Colonel Guido Road. Panoorin ninyo ito. Nagyaya ako sa mga kasama ko, mga kaibigan. Hindi ko alam kung sino yung sasama ngayon eh. May mga nagsabi naman kagabi na makakasama daw sila. So, puntahan ko sila ngayon dun sa meet-up place sa McDonald's. Aga! Yun, si Kyle. Hindi pa kayo? Saan kayo galing yan? Taytay lang. Taytay? Tagig ka pa, Kyle, di ba? Ikaw ko eh. Taytay din. Ayan, nandito yung mga kasama ko. Hintay tayo ng konti, baka may dumating pa. Usual na daanan pagpapunta ng Thunderbird dito sa Colonel Guido Street. Ito yung matarik na ahon. So, kung meron kayong balak pumunta ng Thunderbird na ayaw niyong umahon, yung pupuntahan natin ngayon ay hindi siya katulad dito na ahon, no? So, pero yung mga hindi pa nagkakaalam, ito lang yung pinadaanan nila or yung doon sa kabila sa may antipolo, yung mahabang parang na daan. Karamihan kasi ng mga bikers, ang alam nilang daanan kung pupunta sa Thunderbird or sa Eastridge ay yung dyan sa Colonel Guido na sobrang tarik, sobrang matindi yung ahon dyan. So ngayon ang ituturo ko sa inyo, isang alternative na ruta na hindi dadaan dun sa matarik na ahon. So yun, papunta sa sungay, Binangonan na Park, Barangay Pantok. Papuntang antena, pwede kang pumasok dyan. Gate 1 sa San Carlos. Okay, ito na yung papasukan natin. Punta dun sa tayo pakaliwa. Yung landmark nito ay 7-Eleven. Barangay Pantok na po ito. So, hindi ka na diretso papunta sa Binangonan. Pagdating mo dito sa may 7-Eleven, papuntang St. Michael Home, papasok ka na pakaliwa. Ito yung landmark. May dadaanan kapag kakaliwa, meron ditong Save More o Central Mall Binangonan. Mukhang malalakas mga kasama ko ah. Iniwanan ako. We'll be right back.
Okay, ito yung Saint Monique na nasa likod ko. Isa yan sa mga landmark kung papunta ka doon sa alternative na daan. So this is around mga 2 kilometers away from the highway. From here, dire-diretso lang. Nadaan na muna yung Saint Monique. Tuloy-tuloy pa ng konti. Siguro less than a kilometer ay doon na yung start ng trail. So may panayad lang naman ahon papunta dito kumpara dun sa Eastridge. Okay, ito yung entrance niyan. Yung Santa Lucia Inares Village. Pag kumaliwa ka doon, papasok sa village. Papunta doon. Yun yung dating tawag namin dati ay Jackhammer Trail . Pero ngayon mukhang sementado na. So ito yung tawag namin dati rito ay Jackhammer Trail. Pero nasemento na raw hanggang kalahati. So medyo okay na rin. At least hindi na masyadong matagtag. Kasi dati talaga nalaki ng bato rito. Ayan, subukan na namin ahunin to. Dati ito, ang lalaki ng bato rito. Talagang trail. In fact, ang tawag nito ng mga bikers nun ay Jackhammer Trail. Kasi para talaga nagja-jackhammer kapag bababa. Galing sa taas pa pababa ito. Pero ang lalaki ng bato dati. Ngayon medyo okay na kasi sementado na. Manayad lang naman ang ahon dito kumpara dun sa Gido kung dun ka dadaan. Ayan . So madali na talagang akyatin dito. Hindi na tulad yung dati. So kung nakakadaan kayo dati dito, yung tinatawag na Jackhammer Trail, wala na, sementado na. Okay rin kasi mas madali na ipadjack. Lalakas ito mga kasama ko. Naghihintay na sa amin. Dati, ganito yung itsura ng dadaanan mo. Ganyan siya. Nung hindi pa ito nasesemento. So ngayon, sementado na . So dati ganito. Ganyan na ganyan. Ang laki pa ng bato. Yan yung mga kasama ko. Yan si Kyle. Si Kyle taga Tagig. Shout out ka Kyle. Baka may gusto ka. Shout out kay Gabina at kay Kuya Jesse Miguel. Yan. Ilang taong ka na nagbabay Kyle? Gaano katagal na? Halos 10 months pa lang. Ah, 10 months? Talaga? Ang lupit. Tapos si Renz. Taga Taytay. Renz, ilang gaano ka na katagal nagbabike? One week pa. Yun. Tagal na niya nagbabike. One week. Baka may gusto kong i-shout out. Makakilala po namin natin sumakbike pa. Sama din kayo minsan. Tsaka yung kapatid niya, si Hans. Hans, ilang gaano ka nakatagal nagbabike? 10 months. Lapag pa lang pala. Lapas ng taon. Baka may gusto kang batiin. Shoutout sa mga nasa Alihan Rizal. Yan, sila yung mga kasama natin ngayon dito. Apat lang kami. Pupunta ng Eastridge sa Thunderbird Resorts. So yan, pasok na tayo dito sa gate. Nandito na tayo sa loob ng Thunderbird. Or Eastridge nga pala ito.
dito na tayo sa loob. Sarap magbike dito kasi walang mga sasakyan. Sarap yung simoy ng hangin. Tsaka hindi naman bawal pumasok dito. Kaya pag may time kayo, explore nyo rin dito yung lugar na to. Yan. Ito, ang labas mo, yung likod ng Thunderbird Resorts and Casino. Okay, so ang lalabasan nyo pagkapasok nyo galing dun sa dating Jackhammer 3, sa likod yan ng Thunderbird Resorts and Casino. So, ito siya. Tapos para hindi sayang ang punta ni Kyle kasi galing pa siya ng Taguig, pupuntahan na rin namin yung Angono binungo ng Petroglyphs. So kung hindi ka pa napupunta rito, isang tourist attraction din yan dito sa area na to. So puntahan na rin natin para hindi sayang yung face. Need you more when you go, I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose all control. Yeah, so baby don't lose control. I'm focused on you baby, lately you've been in my aim. I've been reaching out for you, still that's so far away. Looking through the smoke in the mirror, crazy how I see you so clear. Crazy how I see you so clear. And how you made me smile, and how you made me smile, oh yeah. And now you make me smile, oh baby, how you make me smile. So, ito yung entrance papunta dun sa Petroglyph. May bayad pag adult 20 pesos. Pag sudyante 10 pesos. Tapos papasok ka dun. Para mga 100 meters na tunnel yan. Nandun yung Petroglyph sa kabila. So ito yung entrance ng tunnel. Medyo madilim. Kung may flashlight, mas maganda. Yan, buti si Kyle may flashlight. Yan, madilim. Parang malamig. Ayan, sa gitna may tubo ah. Baka madulas. Wala naman sigurong ano rito, buhaya or sawa na sasalubong sa atin. May konting ahon dito. Ah! Ahon! Yan! Yan! Yan, dulo na. Tapos, konti pa doon, yun na yung Thunderbird. Ay, Thunderbird. Ang Petroglyph. So, puntahan na natin yung Petroglyph, no? Yung Petroglyph ay, according to history, siya yung oldest na work of art so far dito sa Philippines. Prehistoric pa siya. At na-discover ni Carlos Botong Francisco, national artist na taga Angono. Okay. Yan. So ito may signage. Mga ukit sa bato. Yung mga drawing, work ayan of art. Ayan po ang Petroglyphs. Okay. Petro po is rock, glyphs po yung mga drawings. Drawing. Bali, ang nakadiscover po na ito si Carlos Botong Francisco, yung dating national artist taga-Angono po, noong March 1965. Ah, talaga? Accident po na may mga kasama po siyang Boy Scout, nag-hiking po sila, umulan.
Ganap silang masisilungan dito po sila na pasilong. Oh. Ngayon yun po, napansin ng butong na may mga drawings, nag-report po siya sa National Museum. Okay. Ngayon yun po, so, pinuntahan dito. Naman ang grupo ng mga archaeologists, nagukay po sila dito. Mm. May nakuha po silang stone tools, yung parang palakol po. Mm. Ayun po ang pinungukit nila dyan. Ngayon po, yung pangukit na yun, at saka yung mga inukit po, nag-match. Mm. Kaya ang estimated po ng mga archaeologists is 3,000 years po. Wow. 3,000 years. Historical na po ito. Oh. Ayan po, ang drawings po nila, may turtle po, tapos tao po sa taas, nagaganyan yung kamay. Mm. Pasyalan namin yung ano, yung man-made na lagoon dito. Yung pababa. Guys, sobrang sulit pag napunta kayo rito. Ganda ng view. Nandito na kami sa paanan ng antena. Aahunin namin yan, reverse. Galing kami sa Eastridge. Finally, nakarating din kami dito sa tuktok ng antena. Yan o. Kaya yung tinawag yung lugar dito na antena dahil dyan. Communication facility doon ang naral ko yan, sabi ng mga barco.